Sa gabing madilim, isang batang tumatangis dahil sa gutom. Mag-iina na nakatira sa barong-barong na animo nagbabahay-bahayan lamang. Ito ang tahanan ni Jovelyn, isang katutubo na may dalawang anak. Meron siyang asawa subalit hindi na siya binalikan pa at parang pinabayaan na. Nagpapadala ba siya? Wala. Wala? Wala, Jude. Wala ka mula ang bata. Wala, Jude, nagpadala. Paano ka nabubuhay dito yung pagkain nyo? Mangitawag ko ang mga gabi, malanghoy. Dahil sa gutom nilang mag-iina, naglakbay siya ng malayo, bit-bit ang dalawang bata. Binagtas ang mga bundok ng 6 na oras para lamang makarating sa kabilang barangay. Dahil nabalitaan daw niya na may kasalan doon at may pag-asang makakain silang mag-iina. Kasama mo yung maliit mong anak papuntang Pakibato para lang makakain. Makakain ng masarap para doon. Makakain lang mga ulam. Narito po ang kwento ng kanyang buhay. Tao po. Hi ate, magandang hapon. Pwede ba akong pumasok? Pwede. Okay, pasensya ka na ha kung maistorbo kita ha. Tanggalin ko lang tong janelas ko ha. Sige. Okay, ako nga pala si Paul, aka po Bong Biyahero. Okay, anong pangalan mo? Ako dahil si Jovy Salupanda. Jovy? Oo, G-O-V-Y. Okay, ilan taong ka na, Jovy? 23. 23? Okay. April 25, 1999. Okay, Jovy, ikaw may asawa na. Oo. Ilan yung anak mo? Dalawa. Okay, yung nakita namin baby, ilang buwan na yun? Dalawa. Ay, ito daw ang imuhang gamay ni ito, mga bata. Gamay. Pila daw ito ka? 2 months? Bulan. 2 months. 2 months pa lang yung baby. Yung panganay mo, ilang taon na? 3 years. 3 years old. Nasa lang yung asawa? Nandun sa Davao. Nasa Davao City? Sa Buhangin. Anong nagtatrabaho doon? Sa kwan? Construction. Sa construction. Kano siya katagal sa Davao? March 3. March 3 nandun na siya? Nagpapadala ba siya? Wala. Wala? Wala, Jude. Wala na kabula ang bata. Wala siya nang padala. Wala siyang pinapadala kahit ano? Hindi siya natawag man lang? Hindi. May cellphone ba siya? Naa. Nag-text ka sa kanya? Oo. Hindi siya nasagot? So, parang kinalimutan ka ba niya? Umbot. Umbot lang niya. Okay, kasi na nato sa kuan kay Paul. Baka may kinakasama doon na iba. Ano siya, luma din? Oo, luma. Oh. Nandun sa ano din, nandun sa kabila. Okay, so ito yung anak mo, yung panganay. Uy, kasi napansin namin po yung bahay niya. Tinan niyo po yung bahay niya, oh. Kakapiraso na parang nagbahay-bahayan ka lang dito. Sino gumawa nitong bahay mo? Akin. Akin rin magawa. Ikaw ang gumawa? Oo. Oh. Siya lamang daw ang gumawa ng kanilang tahanan mula nang hindi na siya binalikan ng kanyang asawa. Hindi daw niya alam ang kanyang gagawin kung wala silang matitirhan. Kaya pinhilit niya ang kanyang sarili na gumawa ng maliit na bahay na ito. So ikaw lang gumawa nitong bahay mo? Paano ka nabubuhay dito yung pagkain nyo?
mangitaw ko ang mga gabi, malanghoy. Basta gunsa. So, gabi ang kinakain mo dito? Mm. Paano kung walang gabi? Paano kung walang gabi, wala kang kakainin? Unsaon daw, kung walay gabi, wala kay kaunon. Kung walay kuan, walay pagkaunan, mamatay mo. Walay pagkaunan. Unsa man imong ginabuhat? Paraan? Matukos sa kung iyaan, mga kukuan, mga gabi o mga balanghoy. Pumupunta daw siya sa mga tsahing niya, sir, para manghingi ng gabi. Para makakuan lang ko. Okay, nabalitaan namin na ikaw ay naglakbay ng malayo. Mm-hmm. Kasama mo yung maliit mong anak papuntang Pakibato. Para lang makakain. Oo. Makakain ng masarap para doon. Para makakain lang mga ulam. Mm. Napakalayo nun, mula dito nilakad mo. Mm-hmm. Ilang oras yung nilakad mo? Isang kaadlaw. Isang araw. Isang araw? Umalis ka ng maaga dito. Alas 6, alas 4 mo. Nang hapo, nandun ka na. Mm. Sa punto kayo dumaan. Mm-mm. Kasama mo yung maliit na yan. Mm. So, naglakbay ka lang dun para, sabi mo ay para may makain ka. Mm-mm. Dahil noong mga panahon na yun, parang wala ka na talagang wala ka ng kakayanan na magkaroon kayo ng pagkain ng mga anak mo. Mm. Kaya napunta ka dun. So, pagdating mo doon, nakikain ka lang. Oo. Grabe. Isang abo, halos isang araw nilakad mo para lang makakain. Napakalayo, no? Oo. Wala bang tumutulong sa'yo, magulang mo? Wala. Wala rin silang pera? Hmm. Nakapag-aral ka ba? Oo. Anong grade mo, Joby? 5 lang. Grade 5. Okay. So, maaga ka bang nag-asawa? Oo. Pilay mong edad nag-asawa? 19. Well, at least kahit paano, hindi na minor de edad. Mahirap yung buhay mo, tapos wala ka pang asawa, hindi ka pinapadalhan. Mm. Paano mabubuhayin yung mga bata? So, ano niyo pagbuhian ng mga bata, nga wala naman kay Bana? Mangita na akong diskarte, para makakaalm eh. Mangita ang balanghoy, mga gabi, suon sa lang, mga gulay. Unang adlaw, nito ko sa Mapulakay, araw makakaon lang ko sa pan, kasal. Mm. Okay. Para makikain ka lang sa kasalan para meron kayong pagkain. Mm-mm. Tapos pagkatapos nun, babalik ka ulit dito. Oo. Napakahirap po ng buhay niya. Tapos napansin ko dito sa bahay mo, wala ka man lang gamit. Mm. Parang nagbabahay-bahayan ka lang. Okay. Yung mga magulang mukha mo, hindi ka rin natutulungan dahil mahirap din sila. Oo. Nagkaroon pa raw siya ng unang asawa. Subalit binuntis lamang siya nito at iniwanan lang din na parang laruan. Kunyag, pabuntisan. Paangkan lang, panakan lang. Ah, binuntis ka lang, tas iniwanan ka. Itong pangalawa mo namang asawa ngayon. Para stress sila. Nabuntis ka lang din tapos iniwanan ka na. Oo. Madali ka bang maloko? Madali ka bang, kumbaga... Dali na ba daw ka mabinuanga, makuan? Na binuangan nila? Oo. Madali lamang daw siyang naluloko at napapaniwala. Kung kaya't palagi siyang iniiwanan. Pero kay, ang katong akong bana, napot siya asawa. Sa una, karon ang iyang asawa, nangita napot siya lang ng lalaki. Kay, amot, unsa to'y hinung din sa iyang asawa sa kong bana. Sa una to? Oo. Okay. Husband, sir. May asawa na rin yun una. Uh-oh. Tapos pangalawa siya, tapos naghanap ulit. Nangita na po. Oo. Nangita po sa kuan, lain nga lalaki. Babae? Oo. Katong iyang asawa. Karon ako na po nagkuan. Ambot asana to siya. Duha na kabulang ang bata, wala gitan sa niya butir eh. Kapag siya kakita sa bata. Hindi pa nakita. Wapa. Nung pangalawa. Magtulong na karong June 9. Ang bata, wala gitan. So, pagkapanganak, hindi na siya pumunta? Oo. Okay. Sige. Mabuti na lang po.
mga kababayan, at nakapaghandog kami ng grocery, ay ng bigas dito sa sitio San Donan, at may bigas ka na ngayon para yung makain. Ngayon ang problema mo yung gastusin mo dito. Wala kang aasahan, walang ibibigay ang iyong unsa may ipalit sa mga mga gamit, mga sabon, mga unsa mga sudan. Oh my god. Kwarta. Kwarta. Ni wala kang gamit dito eh. Ang gabi mo napakadilim. Paano yung pagtulog mo dito sa gabi? Madilim at napakalamig daw sa gabi. Kung kaya't natatakot din siya para sa kanilang kaligtasan. Pero kailangan nilang magtiis dahil wala naman daw silang ibang mapupuntahan at tutulong para sa kanila. Ako mag-uban din eh. Ako nga sa maambot. Asa na to? Uban na. Okay, sige. Magbibigay kami ng tulong para sa'yo. Pero pagpasensyahan mo na ha. Okay. Wala ka bang hawak na pera dyan? Wala. Wala? Pisog-piso. Pisog-piso lang, wala. Yung sabi mo, hatag na ako nga. May na ako iba na wakman. Wala daw magbibigay sa kanya. Okay. Wala naman daw siyang maasahan. Maasahan? Sawa. Okay, sige ito. Salamat, sir. Ito salamat pa. Sa... Dalawa. Tatlo. Yan. Sana magamit mo yan, ano? Magamit mo sa pambili niyo ng pagkain ng anak mo at iba pang pangangailangan. Magti-thank you lang ako kay Tita Litz Abugaiti. Yung 1,500 galing po sa kanya, at yung 1,500 naman ay galing sa PB team. Okay. At ano pa yung kailangan mo dito? Wala kang kaldero mo. Maayos, no? Kaninong kaldero yan? Akin. Kore, wala. Wala. Wala? May plato ka ba dyan? Wala. Wala? So, saan ka kumakain? Kumukuha na lamang daw siya ng dahon ng saging para doon sila kakain. Tingnan? Oo. Okay, sige. Ito pa. Bigyan kita nito. Another 2,000. Yan. Ito. Salamat po, sir. Okay. Magamit mo yan, ha? At sana huwag ka nang mag-asawa. Hindi na ako mag-asawa, sir. Kasi mahirap. Mahirap yan, eh. Tsaka huwag kang madaling paluloko. Oo. Kasi pag naloko ka, another baby ulit. Oo. Kita mo, ikaw lang kamo nagpanday nitong bahay mo. Para lang po siyang nagbahay-bahayan. Gumawa ng bahay. Buti marunong kang gumawa. Oo. Kasi magano lang ako sa papa ko, magtingan lang ngayon. Tanaw-tanaw na lang. Gumagaya ka lang. Oo. Believe din ako sa kayanan niya, ha? Marunong siyang gumawa po ng bahay na to. Kahit babaeng tao siya. Huwag ka na magpapaloko, ha? Oo. Kasi madali itong nabole. No, may itsura ka eh. Madali kang konting ligaw lang. Pokmaro ba? Marupok. May mga lalaki din naman na abusado. Makuha yung loob, tapos ikaw naman bibigay. So, ang ending, tisbam, buntis. Uuwi ka sa pamilya mo na may anak ka, nakakaawa din yung pamilya mo. Siyempre, hindi naman nila matitiis na, hindi ka tulungan. Paano kung walang-wala rin sila? Sa undong diba? Kung wala po ang imuhang pamilya. Diba kung mag-asawa na po doon kag-usab? Dila na dyan mo. Mausad mo mga tao eh, kahit chik ayaw ba? Huwag ka na mag-asawa, ha? Mas mayo kita na isa kay huwag tayo libog. Walang gulo. Walang gulo. Okay, sige. At sana ay nakatulong kami sa'yo, ha? Di ka na namin gagambalain dahil alam kong kailangan ka ng anak mo. Umiiyak kasi kanina. Sige po. Maraming salamat po ulit sa ating sponsor. God bless po sa inyong lahat. Salamat po, sir. Salamat po sa grasya.